August 24 po nang mahuli ko po ang aking asawa at ang kanyang kalaguyo sa isang hotel. Ang pinutukoy ko pong kalaguyo ng aking asawa, isang guro po na dapat ay maging isang huwaran, isang magandang ehemplo ng ating lipunan. Sira naman ng aking pamilya. Alam ko kayo ay wala na, matagal na sira na kahit nagwala daw ako, o kahit nandito ako, wala na kayo. Alam mo yan, hindi pa kami hiwalay. Dating OFW, sa aking pagbalik, gusto ko po ay isang kompletong pamilya. Pero sisirain lamang po isa pang teacher. Kami po po pinapalayas ng aking asawa. Ikaw ba naman 8 taong kayod kalabaw si Mrs. Tawagin na nating alias Liza sa Hong Kong. Kada taon, umuwi siya sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng dalawang linggong bakasyon. Magkaroon ng kutob si Liza, kanyang mister, sa kinikilos ng kanyang mister kapag tinatawagin sa telepono, hindi ito sinasagot. Napagalaman ni Liza na si mister ay pag nawawala, malimit daw ito'y umuwi ng madaling araw kahit wala ng pasada. Nitong 24 ng Agosto, umalis si Mr. ng alas 10 ng umaga dahil magpapa-change oil na naman. Magpapa-change oil. Napansin niyo naman siguro, yan, change oil. Tanggalin yung lumang langis. Kung kaya't si Mrs. sinunda ng tricycle ni Mr. na ayan, at sakay ng kanyang single motor kasama kanyang anak na sinundan si Mr. at ang kanyang tricycle. Tama rin change oil, masyadong binibigyan ng ano dito. Ngayon, nakita nilang sumakay daw si teacher sa tricycle ni Mr. upang kumain muna daw ng lunch sa isang restaurant. Ngayon, ang ginawa ho rito by stilong surveillance, napakabilis ng prompter, stilong surveillance ng bitag ang ginawa ni Mrs. Pagkatapos kumain, sunod na pinuntahan ni Mr. at ni teacher. Diyan ho sila kumain. Libre naman ang wifi dyan. Pero take note, libre na ang wifi dyan sa kainang, wow, parang little ano. Pagkatapos kumain, sunod na pinuntahan ni Mr. at si teacher ay motel. Abay, nanginig ang laman ni Mrs. Nanginginig sa nakita niyang ginawang kanyang salawahang Mr. Abay, alas 5 ng hapon, kasama ang mga barangay at mga police Quezon, binalikan ni Mrs. ang motel kung saan naka-check-in si Mr. at si teacher. At nang katukin, police at barangay, ang pintuan ng motel, pagbukas, wala, nakabihis na si Mr. Ganun din si teacher. Dahil nakaraos, nakatapos na pala ng kanilang anong ginawa? Abay, nag-wifi lang daw sa loob. At nagpa-practice lang naman daw sila ng TikTok. TikTok, TikTok, tak, tak, tak. Taka, taka, tak, taka, tak, tak, tak. Bakit ka loob ng hotel yan? 3 gabi raw nakulong si Mr. at si teacher. Ganda ng hanggang mga ganun pa siya, no? Abay, ganun. Well, 3 gabi. Nakulong si Mr. at si teacher. Subalit, ang masama pa rin ang loob ni Mrs. dahil dismiss ang kasong concubinage sa piskal. Hindi naman daw ito kasi naaktuhan na ginagawa ni Mr. at si teacher matapos ang TikTok, 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 TikTok. Ewan natin kung may pareho sila may damit. Siguro. Hindi naaktuhan. Ang gusto mangyari ni Mrs., matanggalan ng lisensya si teacher sa kasong immorality. Liza, magandang hapon sa iyo. Nung nahuli mo sila sa motel, diretso na tayo rito. Bakit inantay mo pa ng ganong katagal? Pumasok sila ng... Anong oras sila nag-check-in nang sinundan mo at yung tricycle nakaparada sa labas? Anong oras sila nag-check-in? 2:40 po. Around 2:30 to 2:40 po nang pumasok po yung tricycle. Pinagtahan ko po muna ang hiningi po muna ng tulong ng barangay. Tapos, na nasasakupan po. Tapos yung pong barangay na po ang tumawag po ng assist sa police po. Sa police. Okay. Mula sa police station kasama ang barangay, diretso na agad kayo sa motel. Tama? Opo, tama po. At nung kinatok na ng police, alas 5 na. Masyadong mahaba opo, na. Opo, alas 5.
Hindi pa po kasi sila na para sa quickie. Okay. Mabilisan ang ano, mabilisan ang tektokan doon. So ngayon, ang tanong, nung binuksan yung pinto, anong nakita ninyo? Nakita ko na po lumabas ang asawa ko, nakabihis na. Kasunod po, opo, kasunod po yun po si, yung po kasama niyang babae na teacher po nga po, kalaguyo niya. Mm-hmm. Agad-agad naman po dinala sila sa police station at nagsampa na nga po ng kaso. Concubinage po. Ngayon, ang gusto mo lamang masampahan ang kasong administratibo sa eskwelahan nitong si teacher, tama? Opo. Nasaan si Mr. Na, kanina ang tinatawagan namin? Kasi pumayag naman siya. Nasaan siya? Ang pagkakaalam ko po kasi, ngayon ay araw po ng pasada niya, namamasada po siya. Kasi po pag yung time na namamasada siya, dun siya nakaka-give way na makipagkita po sa kanyang kalaguyo. Sige, tinawagan namin, pakinggan mo kami, no? Tinawagan namin ang principal kasi hindi namin matawagan si Jonah Rotor Reyes. At hindi sinasagot yung telepono. Ngayon, tinawagan namin ang principal si Jovarta Tiara para isangguni at itanong mga ganitong klaseng kaso. Ito po kasi sir ay unang kaso lang po dito sa amin. So ito po ay tataas ko po sa division office po. Sige ma'am, pero yung mga ganitong klaseng kaso ho, pag may kaugnayan ho sa may asawa, nakasad ho ba dyan na yung ganitong klase nito, yung kasong administratibo, pwedeng matanggal yung sangguro pag napatunayan? Kami po kasi pagka po sa mga teacher, wala po kasi kaming karapatan na mag-alis. Ito po ay sa itaas po ang ano, itataas po namin pagka may reklamo. Alright, so sige po, pagka ano po, ipapatawag ko po itong teacher at bilang makausap ko po. At yung misis, dapat pong pumunta din po dito sa opisina para alam ko po kung ano po. Sige ma'am, papapuntahin ho namin dyan para nang sa ganun ay magawahan yung proper okay investigate. Maraming salamat po ma'am. Maraming salamat po. Wala nga naman ma'am. Pakiusap ko, ikay pumunta sa tanggapan ng principal at makiusap ka, sabihin mo, pinapunta mo ako rito ayon kay Mr. Ben Tulfo sa bitag ng PTB4 at ikay magbibigay ng iyong salaysay kung anong nangyari doon. Ipapatawag din naman nila si teacher, posibleng hindi kayo pagharapin at itong kaso na to, iakit nila sa region. Okay? Apo. Tsaka gagawa ng mga kaso roon, magdidesisyon yung abogado roon kung siya'y matatanggal o hindi. Sinubukan ho namin tawagan si Jonah TikTok Rotor Reyes. Hindi ho sinasagot ng telepono at wala ho talagang means na ayos sumagot. Si Edison naman, nasubukan namin tawagan at yung kanyang telepono ring ng ring at minsan sinagot at parang napa-oo ata pagkatapos kaning tinatawagan na ho namin. Wala na hong sagot. Ring lang ng ring. O baka nagtitiktok ulit. Nasaan bang mister mo ngayon? Yung tinatawagan namin kanina. Ay, ngayon po kasi ako yung nasa hotel po. Nasa? Ha? Kasama. Opo, kasi may nakapag-tip po na nasa hotel din po ang asawa ko ngayon. Saan hotel? Dito po sa Hotel 101 po. Hotel 101 na naman? Ay, talagang. Misis na ba talaga ang sitwasyon dito? Sobra na po ang ginagawa nila. Hindi ko nga po alam ba't kailangan pa niyang mag-hotel at pwede naman sa bahay kung gugustuhin niya sa bahay. Nakakapunta, nakakauwi naman siya sa bahay. Tuwing maga, nagpapalit lang po ng damit sa alis din po. Kaya ba'y nag-uusap pa ni Mr. Simulang na mahuli mo sila at mga nakulong ni Mr. mo tatlong araw kasama si teacher? Hindi pa po kami nakakapag-usap. Nung buhat po na nakulong sila, yung pong araw na yung kanyang mga 2 days po, nagkausap po kami pero hindi po siya humingi ng tawad sa akin bagkos igalit pa po siya sa akin. Tanungin muna natin kay Attorney Frederick Liu. Yung taong nahuli ay hindi naman naaktuhan na naipagtalik sa ibang tao. Ang pagkakaintindi ko ay nung pagkatok sa motel ay tapos na ang ginagawa noong dalawa doon. Hindi na nakahubad or walang saplot yung asawa at yung teacher. Concubinage kasi is yung keeping a mistress under scandalous circumstances. So, highlighted dito yung word na mistress tsaka scandalous circumstances. Ang ibig sabihin yan ay yung pagkakaroon ng kalaguyo, pagkakaroon ng kabet. Sa basehan lang ng paghuhuli ng dalawang tao sa motel ay hindi naman mapapakita na yung taong kasama ay agad-agad na isang kabet o mistress. No? Yung fact na hindi naman nakahubad yung lalaki
at yung, or yung babae ay hindi rin naman makakapagsabi ng agaran sa isang piskal na meron na agad nangyari doon sa dalawa at yung babae agad nakabit. So, yung scandalous circumstance, yun yung dapat rin ma-establish kung ang dinidemanda ay yung concubinage, no? Kaya malamang napawalan kasi yung fiscal ay hindi naging kumbinsido na may probable cause nga doon sa kasong ito. Kasi tandaan natin dito, yung akto ay dapat saklaw doon sa pinaparusahan ng batas. Kung hindi siya saklaw doon sa pinaparusahan ng batas, ay hindi maaring makasuhan ng isang tao kung hindi siya pasok doon sa mga elemento na sinasabi ng batas. Ngayon, sa aspeto naman ng administrative action laban kay teacher, meron naman mga eskwelahan na malinaw na merong pagbabawal sa pagkakaroon ng kahit anumang relasyon pagitan nila at yung mga magulang ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan, no? Lalo-lalo na pag yung magulang ng estudyante nila ay may asawa, dahil ang isang guro ay dapat maging mabuting ehemplo, guwaran para sa kanilang mga estudyante. Nagkaroon ng confrontation at ito ang sagot ni Jonah Rotor TikTok Reyes. Pakinggan ha, tingnan natin. Ilang talagang alam ko. Isa, awa ka naman, lalayo ko sa asawa mo. Ayusin niyo yung gusok ninyo, ayusin mo. Kasi marami din mas sinasabi na problema ninyo na mga pagkukulang ninyo, kaya kayo nagkaganyan. Nakausap ko sir, sabi ko, hiwalayin mo yan. Hindi ko. Hiwalayin mo, pero tuloy pa rin kayo. Tuloy pa rin kayo, nakikipagkita ka pa din. Hindi mo ako nakausap. Hindi nga kita minura. Hindi kita nasaktan. Hindi ako nakakausap sa iyo. Kasi gusto ko makausap. Nakausap mo na asawa ko. Kinausap mo ako ng personal. Ginusto mo pa rin talaga makipagrelasyon sa asawa ko. Kaya kami hiwalay. Nasa Hong Kong ako. Nasa Pinasya. So, practically mag-isip ka, hiwalay kami. Ngayon bumalik ako. Siyempre kami pa rin. Ang sinasabi niya, hindi na kayo matagal na kayo nag-usap. 2 taon, kaya wala na kayong communication. Babae kami ni Misa. May dapat inisip mo na yun bago mo paginawa yun. Hindi, kasi yun nga, totoo lang, yun lang ang alam ko. Yun ang alam ko. Kaya ako nahawak sa kanya. Na kayo ay wala na ba pinag-uusapan, mga anak nyo na lang. Alam ko kayo ay wala na, matagal na sira na kahit na, wala daw ako. O kahit nandito ako, wala na kayo. Alam mo yan. Ay, hindi pa kami iwalay. Ang laban na lang dito ni Lisa, yung misis, eh, ituloy yung sinasabing kasong administratibo nang matanggal si teacher sa kanyang pagiging gurot, matanggalan siya ng anumang bagay dyan, nasa sa region na yan. Sa iyo, Lisa, ganito lang aming matutulong sa iyo. Pumunta ka at sabihin mo na roon sa principal na si Joverta Tierra na pinadala kita, si Ben Tulfo mismo sa Bitag, kasi sinabi niya, pumunta ka raw doon para ma-interview kanila. At ganun din si Jonah Rotor Reyes na mag-uusap doon para maisap mga kaso mo kung talagang gusto mo ng hustisya. Hindi kami tagabigay ng hustisya bagkos mayroon pang sinasabing hukuman dito para gawin yung tamang proseso at marinig magkabilang panig at anumang mga argumento ninyo nandoon na. Pero sa amin, ginawa namin yung gusto mo mangyari at ipinalabas namin. Ang mister mo tinatawagan namin. Tawagan nga natin sandali, baka sakaling nasagutin tayo ngayon itong si Edison de Pusoy. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Hindi na. Sinubukan na natin yung try na yun. Pangalawa na to, ano? So anyway, pangatlo na nga to eh. Ituloy mo na lang siguro muna pagkatapos babalikan ka namin para tawagan namin si Roberta Tierra, principal ng Lucena West Elementary School. Para doon sa kaso mo yun, sigurado na ikay inasikaso na para kasi nangako ng nangako lang sa amin, hindi po pwede sa amin yan. Okay? Opo sir, salamat po. Doon muna tayo magsisentro doon sa administratibong kasong yan. Isinampa mo, gawa nga ng kayo'y doon sa relasyon ninyo ng asawa ninyo at saka yung kanyang kaibigan o tawag mo, kung naman tawag man dyan. Okay? Hanggang dyan muna tayo, pero nakatutok pa rin kami sa kasong to. Okay?
Apo. All right. Good luck sa iyo, pero hindi pa rin tayo tapos.